Jack, come in. Yes, Tony, sorry. Kanina, just a few minutes ago, no, kakalabas nga lang dito nung first na pusad nga lula na labi na yumaong dating Pangulong FDR. At ngayon nga, ay ito, kakadaan lang siya sa harap nito ng mga reporters na sinabi ko nga kanina na nag-gather dito at matyagang naghintay. At ngayon, nakahilera sila, nakasuot sila ng white. At habang dumadaan nga yung funeral convoy, ay winawagay nila yung kanilang mga flags. At to give you an idea, Tony, no, yung distance mula dito sa Heritage Park patungo dyan sa may libingan ng mga bayani na sa around 1.5 kilometers. So, yung normal drive, ang sinasabi ay nasa 5 to 10 minutes. Pero kung ganito yung pace na to, pero since wala naman traffic, so mga 5 to 10 minutes rin ay nandyan na sa libingan ng mga bayani. Nakausap natin dito yung ilan sa mga supporters na matyaga naghintay dito. Actually, may nakausap pa nga tayo na bata, no, nasa 15 years old, pero tinanong natin na nandito na siya at sumusuporta, pero nung time na yon, hindi na Pangulo, si late President FDR. Ang sabi nga niya, nakilala lang niya si FDR through sa mga history books. Kaya sabi niya, kaya siya nagpunta dito kasama ng kanyang nanay, ay para magbigay-pugay nga dun sa yumaong Pangulo. And then may nakausap din tayo na ilan sa mga seniors din na mga supporters ni FDR. At sabi nga nila ay nagbibigay-pugay sila sa isa sa mga naging leader ng bansa at naging instrumento pa dun sa People Power Revolution noong 1986. And sa ngayon nga, dito sa site natin, no, mula dito sa may Bayani Road sa labas ng Heritage Park, ay nakalagpas na yung main convoy netong kinaka-funeral cortege. Pero hanggang sa ngayon ay nagsasaga pa rin naghihintay yung mga supporters dito hanggang talagang hindi na nila matanaw yung mismong convoy, Tony. Sige, babalikan ka namin maya-maya din, ano, Jack, habang tayo ay patuloy na naghihintay na makarating na rin itong funeral cortege mismo dun sa paglalagakan ng mga labi ni Pangulong Fidel V. Ramos. Balik po tayo dito sa ating talakayan, sa ating Teleradio Special Coverage. Kasama pa rin po natin si Public Historian Professor Xiao Chua. Kanina, nababanggit natin yung mga symbolism, no, na kaakibat nitong seremonya ito. Nabanggit nyo na yung pagpapatugtog ng taps, yung pagtutupi ng bandila, di ba? Yung gun salute. Mamaya, ano, itong mismong karo, no, na nagdadala doon sa kabaong ni Pangulong Ramos, hindi pa ito yung huling sasakyan na gagamitin nila. Ililipat pa yung kabaong sa, ano yung tinatawag doon? Parang yung gun carriage. Kaison, or gun carriage. No? Bakit kailangan ganun ang maging protocol? Well, sa military, nilalagay kasi, yung gun carriage kasi yun nilalagyan ng baril sa gera. So, parang honor yun sa mga sundalo. Na doon din sila ilalagay. Tapos, kabayo ang sinasakyan yan. Hindi ko alam kung ginagamit dito to kasi yung isang tradisyon, baka hindi na nilagay ni President Ramos. Yung isang tradisyon sa mga presidential funerals na kinuha natin sa US, ginamit kay Pangulong Magsaysay, yung riderless horse. Riderless horse. Oo, kasi sa gera, 'di ba? Yung pagka namatay ka sa gera, wala na yung master, yung amo ng kabayo. Yung kabayo babalik, wala na 'yon. So sapatos 'yon na nakabaligtad. Na nakalagay doon sa kabayo, no? Hindi ko alam kung gagawin 'yan diyan. Hindi naman sinabi dito sa program eh. Pero yung isang dito, dahil Protestant si Pangulong Ramos. Maganda yung magkakaroon ng final benediction na kakantahin ng Cosmopolitan Choir kasi sa Cosmopolitan Church siya nagsisimba. Galing siya sa Numbers 6:24 to 26 sa banal na kasulatan. Ang sabi, "The Lord bless you and keep you. May He show His countenance upon you and give you peace." Amen. So, yun ang kapag dumating na yung karo niya doon sa paglilibingan, yun yung kakantahin na commendation sa kanya. Kumbaga, ihahabilin na siya sa ating Panginoon. Professor, doon ba sa area, doon sa libingan ng mga bayani, pwede bang pumili halimbawa ang kamag-anak ng isang namatay na pangulo kung saan sila specific, eksakto, pwede ihimlay yung kanilang kapamilyang namatay na? Well, mayroong designated na mga area. So, halimbawa, national artist ka, dito lang kayo. Mm-hmm. So, kung ikaw ay hindi presidente, pero ikaw ay special person na may contribution sa bayan, at iba pa, no? Merong special VIP.
May former presidents. Merong presidential section. Correct. Yung presidential section na tinatawag. Hindi, so, I mean, dun sa section and prof, pwede pa bang specific? Yan ang hindi ko alam. Pero siguro doon na nag-uusap yung, eh. Parang gusto mo bang makatabi si ganito sa huling himlayan ng kamag-anak mo naging dating pangulo? O alphabetical ba yung pagkakalatag ng mga... Hindi ko alam kung pinili ni FBR na makatabi si Quirino. Kasi kung alphabetical yon, Quirino, Q, and then R, ganun ba? Hindi rin natin alam kasi ang presidente, hindi natin alam kung sinong magsusunod . Pero ayun, nandun silang, nandun yung ano. Pero hindi lahat ng pangulo natin nakalibing doon. Marami rin hindi. Pwedeng tanggihan nung kamag-anak nung namatay na pangulo. Yan, ang pwedeng tanggihan. Kaya katulad ni dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Pinoy ay nandun sa Manila Memorial. Correct. Sa sukat. No? In fact, yung ang nagtatag ng libingan ng mga bayani, si President Ramon Magsaysay, hindi siya nakalibing doon. Hindi rin siya nakalibing doon. Nasa North Cemetery siya. So, yun. Meron lang siguro yung mga ibang obserbasyon na baka hindi katulad din nung sabihin na nating nakasabayan ni Pangulong Fidel V. Ramos sa EDSA People Power Revolution, si Pangulong Cory Aquino, na hindi kasing dami ng mga tao ang lumabas ngayon sa kalsada para sila ay magbigay ng kanilang huling pagpugay kay Pangulong Fidel V. Ramos. Ano po ba ang pagkakaiba nung panahon ni Pangulong Cory Aquino nang siya ay pumanaw at itong kay Pangulong Fidel V. Ramos, kahit na sila po ay parehong sabihin nating icon ng 1986 People Power Revolution? Well, una sa lahat, tandaan natin na yung maganda yung tatanong mo yan, ano? Kasi gusto ko sabihin yan, nakalimutan ko lang kanina. Bawat pagkamatay ng Pangulo, in a way, para siyang reminder sa Pilipinas kung ano yung magagandang katangian. Again, namatay yung tao, so hindi mo naman titirain talaga, di ba? Magagandang katangian ng isang pinuno. No? So, na ikinokumpara sa kung sino yung nakaupo. Di ba? So, nangyari yan sa panahon ni Cory. Di ba? Nung panahon na yun, si Pangulong Gloria Arroyo, medyo marami ng kontrobersiya na hinaharap. Tapos, nung namatay yung Pangulong Cory, kumbaga nasakyan din nung iba na ito ay pupunta kami sa libing ni Cory Aquino, parang protesta na sana naging katulad ka ni Cory Aquino na, no, na hindi na bahira ng anumang ng corruption, mga ganun, ano. So may mga ganyan, ano, may mga ganyan sa panahon ngayon, yung siguro yung bago pa lang naman ng Pangulong Bongbong, so hindi pa naman ganun katindi yung ano, yung kumbaga yung nangyayari. No? Medyo chill pa lang tayo, di ba? Pero paalala din yun na yung pagiging hardworking ni FBR, sana madala ng mga presidente natin, no, na nakikita sila na pag may problema, action agad. Yan ang isang magandang paalala. Pero doon na nga, dahil nga may ganoong element yung kay Cory, tapos ano lang, ilang years lang after EDS, around 25 years, ganun, no? More or less. Eh, kumbaga, marami pang yung diwa ng EDSA, buhay pa sa maraming tao. Diba? Kung namatay ng mas maaga siguro si Pangulong Ramos, mas marami rin sigurong tao. Pero kasi, umaba ng buhay niya eh. Tsaka siguro, Prof, yung nabanggit mo kanina na isang technocrat, si FBR, bagamat hindi naman din siya, may charisma din siya bilang isang presidente kaibahan niya kay dating Pangulong Cory, tsaka yung sitwasyon ngayon na hindi naman ganun karami ang tao, ikamo nga. Likeable, but he was not, kumbaga hindi siya talaga naging very popular din. Ang dami rin namang hindi nakaintindi doon sa mga nais niyang gawin. Kaya marami din siyang kritiko. Pero yung generation kasi ngayon, bago na rin. Kaya yun ang makikita natin. Nakikita natin ang mga Boy Scouts. Yan na, Professor Chow. Bibito muna tayo dito sa ating talakayan at aalamin natin ano na ang nakikita mismo sa kanyang kinalalagyan, si Adrian Ayulin. Adrian, eto na, papalapit na sa lugar mo. Itong pinakaulo nitong convoy ay pumasok na yung paunang hagad dito sa gate ng libingan ng mga bayani. At mabagal nga itong pag-andar ng mga sasakyan itong funeral convoy na maghahatid kay dating Pangulong Fidel V. Ramos sa kanyang huling hantungan dito sa libingan ng mga bayani. Kanina pa ay sinarado itong libingan ng mga bayani road leading to libingan. At may mga naipit na rin doon sa may bandang bunga doon sa pagkatapos ng Bayani Road ay nilikuna. Yung mga sasakyan doon ay hindi na pinaandar. At ilang sasakyan ito na nauuna rito na pumapasok dito sa libingan ng mga bayani. Nakasaludo
yung mga Boy Scouts of the Philippines na mga miyembro at ang mga opisyal, ang kanilang mga scoutmaster, nakalinya dito sa libingan ng mga Bayani Road at nagbibigay sila ng kanilang huling pagpupugay kay dating Pangulong Ramos. Mga bata itong mga narito at mga hindi pa ipinapanganak nang matapos yung termino ng dating Pangulo. Pero syempre, bilang dating Pangulo ay kilala nila ang si FDR. At isa nga, nakapanayam natin na kanina si Kelly Palamos. Hindi pa siya pinapanganak. Syempre, mga 2000 na siya ay kilala niya bilang isa sa mga influential na tao na Pilipino sa ating bansa bilang isa sa mga dating Pangulo ng Pilipinas. Kasama ng mga Boy Scouts dito yung kanilang Scoutmasters. At kanina pa sila rito, mga magdadalawang oras na yan sila dito na nakatayo at naghihintay sa paghahatid sa huling hantungan kay dating Pangulong Ramos. May mga nakaantabay din dito na isang ambulansya mula sa Taguig City at isang fire truck sa Taguig City Government din. Itong mga Boy Scouts na ito ay mga mula rin sa Taguig City Associate Council.